Sumatin po ang biyaya, awa habag, pagkupala, katotohanan at kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pag-aaralan ay ang paghahambing ng karunungan sa kahangalan. At ito po ay mababasa natin sa sulat ni Solomon dito sa Ecclesiastes. Sa 7:1, ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento. O yung pabango po. Tama po yun kasi miski na yung pinakamamahaling pabango ang nasa iyo at yung pangalan mo na bahiran ng kasamaan ay walang saysay po yung ilalagay mong pabango sa iyong katawan. Ano? Marami ho kasing pangalan na nagamit pero makikita nyo yung kasamaan na andun sa pangalan na yon o yung karakter niya ay napakasama. Ah? Kaya sabi niya, mabuti, ang mabuting pangalan maigi kaysa mahalagang pabango. Eh ano mo ba naman yung napakabango o yung expensive na pabango? Na kahit yan, ikulapol mo magmula doon sa iyong bumbunan hanggang sa talampakan ay lagyan mo ng pabango, eh wala akong saysay yan. Yan o yung sinasabi niya. At ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Bakit niya ho ba nasabi ito? Siyempre, yung sa kaarawan ng kamatayan, mamamahinga ka. At ultimong mga masasama na mamahinga yan. Ano? Tumitigil din. Pati ho yung mga masasama, once na ikaw ay namatay, pati yung masasama namatay, tigil ho yan sa paggawa ng kasamaan. Doon nagpapahinga yan. Ano? At yan ho ay nakalagay doon sa Job 3:17. Tingnan natin. Ayan o, dooy naglilikat or tumitigil, ano, or humihinto ang masama sa pagbagabag at dooy nagpapahinga ang pagod. Siyempre, pagka ikaw ay patay na, masama ka, tigil ka sa paggawa ng kasamaan. And then, ganun din, kung ikaw naman ay pagod, ay mamamahinga ka na. Yan yung sinasabi ni Solomon dito sa 7:1. Ecclesiastes 7:2. Maigi ang pasabahay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan. Bakit ito? O sinagot na rin niya, sapagkat siyang wakas ng lahat ng mga tao at ilalagak ng may buhay sa kanyang puso. Kumbaga, lahat ng tao paroroon sa kamatayan. Yan sabi niya, nakita niya, o sinasabi niya na kapag kayo ang wika, nakakita nitong mga patay. Ano, yung mga sabi nga ay lamayan. Eh sabi niya, maigi ang pasabahay ng tangisan kaysa bahay ng pistahan. Ayan. Tres, kapanglawan ay maigi kaysa pagtawa sapagkat sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. Pwede ho, yung baligtad. Pwedeng marami ho yan, mga masaya, pero malungkot naman yung puso. Eh, sabi niya, mas maganda na ang wika yung kapanglawan o kalungkutan kaysa sa pagtawa. Baka mamaya kasi doon sa pagtawa mo, kapanglawan naman ang nasa puso mo. Samantalang kung yung kapanglawan ng mukha mo, sumasaya naman ang puso. May ganun ang pangyayari. 4. Ang puso ng pantas ay nasa bahay ng tangisan, ngunit ang puso ng mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. Nakaka-relate po ba kayo dyan? Opo, kasi nga po, gaya nga nung sinasabi niya doon sa 2, ano, 5. Maigi ang makinig ng saway ng pantas kaysa isang tao'y makinig sa awit ng mga mangmang. Napakaganda ho. Maganda ho itong itinuturo ni Solomon.
Sabi niya, maigi ang makinig ng saway ng pantas kaysa isang tao'y makinig ng awit ng mga mangmang. Ano yung mga awit ng mga mangmang? O yung napapakinggan ho natin ng mga worldly songs. Ano? Na, eh, katulad ho ba nung sinasabi nilang manok na pula? O di ba? Nag-trending ho yan. Kung ano ibig sabihin doon. Eh, sabi niya, maigi ang makinig ng saway ng pantas kasi isang tao ay makinig ng awit ng mga mangmang. 6. Sapagkat kung paanong lagitik ng mga tinik sa ilalim ng palyok, gayon ang tawa ng mangmang, ito'y walang kabuluhan. Self-explanatory ho yan. 7. Tunay na nagpapamangmang sa pantas ang pagkapigati at ang suhol ay sumisira ng unawa. O di ba? Totoo naman eh. Na yung suhol, yung galing sa kasamaan, sisira na yan ng unawa ng isang tao. Ano? 8. Maigi ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula niyaon. Totoo yun. Kasi, halimbawa, sa kapanganakan mo, bay, mahaba ang tatahakin mo. Tatahakin mong hirap, samantalang yung wakas ng isang bagay, maigi. Eh bakit? Mamamahinga ka eh. Hindi ba? At ang matiising loob ay maigi sa mga palalong loob, yung mapagmataas, mapagmalaki. 9. Huwag kang magagalitin sa iyong kalooban sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. Ano yung sinapupunan? Hindi ho ito matris, ha? Ito po yung dibdib o bosom na tinatawag. Kumbaga, kung magagalitin ka sa iyong kalooban, eh, yung galit na yan, namamahinga yan doon sa iyong dibdib at ang tawag sa iyo ay mangmang. Hindi ba tama naman? Kasi ganito yan eh. Halimbawa, meron kang kinagagalitan, kinapupuotan. Yung kinapupuotan mo naman, hindi naman niya alam na kinapupuotan mo siya, kinagagalitan mo siya. So, ano mangyayari sa iyo? O, ay di ba katakot-takot na stress. O kaya sabi niya, o huwag kang magagalitin sa iyong kalooban. Sapagkat ang galit ay nagpapahinga sa sinapupunan ng mga mangmang. O 10. Huwag mong sabihin ano ang kadahilanan na ang mga unang araw ay maigi kaysa mga ito. Sapagkat hindi ka nag-uusisang may katalinuhan tungkol dito. Tama naman yan. Sabi niya, huwag mong sabihin ano ang kadahilanan na ang mga unang araw ay maigi kaysa mga ito. Ibig sabihin niya, magsiyasat ka, mag-usisa ka, baka mamaya yung sinasabi mong maigi, eh hindi pala. O yun lang ibig niya sabihin doon. 11. Karunungan ay mabuting gaya ng mana, oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw. Tama po yun. Siyempre, ano po ba yung mana? Tingnan nga ho natin doon sa, ikumpara lang natin. Ayun. So, binabagid dito ay dito sa King James. Inheritance. Ano yung inheritance? From Hebrew 5:1-5:7, in its usual sense, properly something inherited. So, kumbaga, ito ay yung mga inheritance, yung mga minana possession. O, parang ganun ho. Sabi niya, karunungan ay mabuting gaya ng mana. Tama naman, sapagkat una, yung mana, wala ka namang pinaghirapan dyan, yung mga magulang mo ang nagbigay sa iyo. So, kumbaga, abe, napakasarap nung mabigyan ka ng mana. Eh, ganyan din daw ang wika ang karunungan. Oo, lalong marilag sa ganang kanila na nakakakita ng araw. Ayan. 12. Sapagkat ang karunungan ay sanggalang. Tama naman, oh, kung ikaw ay marunong, abe, hindi ka mapaglalakuan. Kasi marunong ka eh. Sa makatid bagay gaya ng salapi na sanggalang. Ngunit, ang karilagan ng kaalaman ay iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkilik niya. Tama po naman eh. Ito, bibigyan ko kayo halimbawa ho, yung salitang karunungan. Kaya nga ito ho, comparison eh. Comparison ng karunungan at ng kamangmangan na sulat ni Solomon. Tama. Kasi nga, kung yun daw, ang karunungan daw, sanggal lang. Ibig sabihin, isang mugyan na pwedeng magsangga sa'yo. Yeah.
O katulad din ng wikaya ng salapi na sanggalang na pwede, o ito, may pera ka. So sanggalang yan, kahit saan ka mapunta, meron kang salapi na pambayad, di ba? Ngunit ang karilagan ng kaalaman ay iniingatan ng karunungan ang buhay niya na nagtatangkil. So kung may karunungan ka, iniingatan yung buhay mo. Sa paanong paraan na iniingatan yung buhay mo? Halimbawa, sinasabi ng kasulatan na o yung alak masama, o kung ikaw ay meron kang karunungan, iiwas ka doon sa alak. Bakit? Eh pwedeng ikamatay mo eh. Hindi ho ba? O lalo pagka nagmamaneho ka o nang lasing, ay di ho ba? O 13. Gunitin mo ang gawa ng Diyos sapagkat sino makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot? Wala na po. Kapag ginawa niyang baluktot, walang makapagtutuwid niyan. Tatandaan po na. Siya rin. Sino pa ba pwedeng magtuwid ng ginawa niyang baluktot? Di ho ba? Halimbawa, o katulad nung, ano ba ibig ko sabihin, anong ibig sabihin dito ni Solomon tungkol dito sa gunitain mong gawa ng Diyos sapagkat sino makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot? Marami ho ang nag-iisip tungkol doon sa pangyari. Halimbawa, doon kay Adolf Hitler, na eh, kasi wala namang free will ang tao eh. So dumating yung punto na biro mo nakapag nakasakop siya ng iba't ibang siyudad o city sa iba't ibang panig ng mundo, no? And then dumating pa yung maraming nagkandamatay. So si Hitler po ba may free will na gawin yun? Wala ho ah. Kumbaga, yan ay gawa ng Diyos. Kaya sabi niya, sino makapagtutuwid ng ginawa niyang baluktot? Isang halimbawa ko lamang ho yun. Sa napakaraming mga halimbawa pa. Ayan, talagang kilala at nalaman naman natin ang istorya. 14. Sa karawan ng kaginawan ay magalak ka at sa karawan ng kahirapan, gumunita ka. Oo. Ginawa ng Diyos ang isa sa siping ng isa upang ang tao ay huwag makasumpong ng anumang bagay na mangyayari pagkamatay niya. Gets niyo ba yan? And sabi niya, di ba, minsan nangyari sa iyo na nagkaroon ka ng kaginhawan. Di ba? And then dumating rin sa inyo yung salitang kahirapan. Bakit niya yan sinabi o pinagugunita niya? Kasi talagang dumarating yan sa tao para makita mo kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang kaginhawan and then yung kahirapan. Ano? Yan. Yun lang naman ang ibig sabihin niya. 15. Lahat ng ito ay nakita ko sa mga kaarawan ng aking walang kabuluhan. Akalain mo ba naman na si Solomon eh, na pagkayaman-yaman eh, ang kanyang buhay ho ay walang kabuluhan? Nasabi pa niya itong mga bagay na ito. Di ba? May matuwid na namamatay sa kanyang katuwiran at may masama na umahaba ang buhay sa kanyang masamang gawa. Eh, tama naman eh. Talagang ganun ho eh. Ang Diyos ho may gawa niyan. Wala kang magagawa. 16, huwag kang lubhang magpakamatwid, ni huwag kang mga lubhang magpakapantas, bakit? Sisirain mo ang iyong sarili. Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmangman, bakit ka mamatay bago dumating ang iyong kapanahonan? Meron hong itinakda ang Diyos na talagang kaarawan ng kamatayan ng bawat isa. Eh sabi niya, huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmangman. Anong dahilan? Kasi baka mamatay ka bago dumating ang iyong kapanahunan. Di ba? 18. Mabuti na ikaw ay manghawak dito, oo, doon man. Huwag mong iurong ang iyong kamay sapagkat siyang natatakot sa Diyos, lalayo sa lahat ng yaon. Kumbaga, inakala mong hindi na angkop, hindi na tama, huwag mo nang gawin. 19. Karunungan ay kalakasan sa pantas na higit kaysa 10 pinuno na nangasabayan. Kaya tatandaan po ninyo, kapag meron po kayong karunungan, iba po ang nagagawa niyan. Lalo't higit sa kanyang salita. 20. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Doon po ito sa mga tao, tayo naman lahat ganyan eh, na lahat tayo ay hindi naging mabuti. Pero dumating yung pagkakataon na tinawag ang isa, tinawag ang marami, at doon, yung punto naman na hindi ka na nagkakasala. Di ba? 21. Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasalita, baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin. O huwag mong, yung lahat ng iyong salita, eh sabi niya, huwag mong pakinggan lahat yan.
Kasi baka mamaya dumating na sa iyo yung punto na yung alipin mo, sinusumpa ka na. Di ba? Napakahirap na nung ganun. 22. Sapagkat madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso na ikaw ay sumumpa rin sa mga iba. Ayun. Kumbaga ginawa mo rin. 23. Lahat ng ito ay tinikman ko sa karunungan. Aking sinabi, ako'y magiging pantas. Ngunit, malayo sa akin. Bakit? Kasi lahat ng sinasabi niya, siya rin ang hindi rin niya nagawa. Ano? Eh, gato, halimbawa lang, yung hari, hindi dapat magpakarami ng asawa. Pero siya nagpakarami ng asawa. Hindi pwedeng magkaroon ng maraming kayamanan. Siya nagkaroon ng maraming kayamanan. Yun yung sinasabi niya. Lahat ng ito, tinikman ko sa karunungan, aking sinabi, ako'y maging pantas, ngunit malayo sa akin. Kumbaga, lesson learned sa atin doon sa mga dinatna ng panahon. Ano? 24. Ang nilikha ay malayo at totoong malalim, sinong makaabot? At 25. Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam at sumiyasat at humanap ng karunungan at ng kadahilanan ng mga bagay at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan at ang kamangmangan ay kaululan. Tatandaan niyo ito, yung umalam ng ito ang sabi niya, at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan at ang kamangmangan kaululan. Eh, pareho lang yung ibig sabihin yan. Kaya huwag kang magpaka-sama at huwag kang magpaka-mangmang. 26. At takasong po ako ng bagay na lalong mapait kaysa kamatayan sa makatibagay ang babae na ang puso ay mga silo at mga bitag. At ang kanyang mga kamay ay gaya ng mga panali. Ang nalulugod sa Diyos ay tatakas sa kanya. Ngunit ang makasalanan ay makukuha niya. Ito ay doon sa mga kababaihan na sabi nga niya, eh, pagka ikaw inakit ng mga kababayan, eh, silo yan, bitag yan. Ano? At ang kanyang mga kamay gaya ng panali. Hindi ka na makakalis. Kung yun daw nalulugod sa Diyos, ah, dapat umiwas ka dyan. Umalis ka, tumakas ka. Yun po ang ibig niya sabihin sa 26. O 27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilan ng tama po yan. Kaya may masama, may mabuti, may liwanag, may dilim, may puti, may itim. Ano? O 28. Nahinahanap pa ng aking kaluluwa, ngunit hindi ko masumpungan. Isang tao, sa 1,000 ang aking nasumpungan, ngunit isang babae sa lahat na mga yon, hindi ko nasumpungan. Sa kanya itinutuon itong 28. Kumbaga, pertaining para sa kanya yan. And then sa 29, nawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming kata. Pero niyo, no? Eh, tama naman, talagang noona, talagang si Adan, ginawa niyang matuwid. Kaya lang, ang mga tao, tayo mga tao, nagsihanap tayo ng maraming kata. At ang ending, ayun, problema. So, dapat manumbalik ka sa Diyos o kay Yahawa para magkaroon ka ng kaligtasan sa kasalanan. At nawa po ay bigyan po kayo ng pangunawa ni Yahawa dito sa ating ginawang pag-aaral. Muli, sumating po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahawa, isang magandang araw po sa bawat isa.